Grabe guys, nakakita na ba kayo ng delato na may susi? Na-curious ako kung ano to at sobrang mahal niya. Kaya para malaman kung ano to, bumili na ako ng isa. Isang araw nagpapasama si Kuya Dux magpagupit kasi hindi siya marunong makipag-usap sa barbero. Kailangan ako pa yung magsasabi kung ano yung gusto niyang gupit. Kailan kaya matututo si Kuya Dux? 21 years old na siya. Hindi marunong makipag-usap sa barbero pero may jowa. Paano kaya nang ligaw si Kuya Dux? Akala ko nga pala si Kuya Dux lang yung magpapagupit. Pati rin pala sa buhok, kaso ano yung papagupit niya? Eh wala naman siyang buhok. Akala ko nga pala niloloko niya lang ako, totoo pala. Kaya napatawa na lang ako dito sa gilid. Pagkatapos nga pala nila magpagupit, nagiba yung itsura nila. Hindi ko lang alam kung pumogi ba o pumangi. Ano sa nyo guys, pangit ba sila? Pagkatapos nila magpagupit, dumiretso na kami dito sa 7-Eleven. Sakto nga rin pala yung punta namin dito kasi nagugutom na rin kami. Tuwing hapon talaga naghahanap kami kung ano yung memeryandahin namin. Napunta nga rin pala ako dito sa mga delata. Dito nga rin pala ako may nakitang kakaiba kasi first time ko lang makakita ng delata na merong susi. Siguro ang susi nito para sa Hussein lang. Kasi guys, napakamahal niya para sa isang delata lang. Binili ko na rin to kasi nakuyurus talaga ako. Pauwi na sana kami pero may nakita kami dito meryendahan. Sakto nga rin pala yung tinda nila kasi ito talaga yung hinahanap namin. Ito lang kasi yung pasok sa budget namin para sa merienda. Tsaka wala talagang tatalo sa mga ganitong pagkain. Napakamura at ang dami mo nang mabibili. Itong showing nga pala na to ay 3.10. Napakamura at napakasarap. Kaya po trip na naman mga dugyot. Nagbubura utat pa nga kami dito kasi sino yung magbabayad. Shoutout nga rin pala sa bata na to kasi nakasabi namin bumibili. Sayang lang hindi ko na uto. Kaya guys yung togi na lang ni Kuya Dux yung kinain ko. Kasi hindi rin naman available yung kikyam. Bumili nga rin pala siya ng price kaya nakihati na rin ako. Mas marami pa ngayon nakain ko kaysa sa kanya. Nabitin ako kaya bumili ako ng akin. Pero itong binili ko ay para lang sa akin. Hindi sa pagdadamot pero madamot talaga ako. Kaya kapag may humingi sa akin ay tatarayan ko. Kaya si Bebo walang paalam-paalam humigop na agad. Medyo napatagal nga pala yung pagkain namin sa merienda. Hindi namin na malaya na madilim na. Kaya nagmadali na kami umuwi habang nakembot. Siyempre guys, pagka-uwi ko titignan ko kagad tong delata. Kasi guys, kanina ko pabalak galawin to. At ayan guys, nakan-opener ko na nga pala to. Pero may nararamdaman ako na hindi tama. Kaya nag-research ako kung para saan talaga yung susi na to. At doon ko nalaman sa YouTube na pambukas pala to ng delata. Sorry guys, first ko lang ito maranasan. 30 years old na ako pero ngayon ko lang ito nalaman. Ngayon lang kasi ako nagkameron ng pambili ng ganito. Dati hagang meatloaf lang kami. At ayan guys, kitang-kita nyo, napaka-satisfying ng pagbubukas ko. Kahit nga pala pag ganyan-ganyan ay mahirap pa rin siya buksan kasi kailangan mo ng pwersa at tamang pag-iingat. Nakatulong nga rin pala yung pagbukas ko ng can opener kasi ang dali ko lang natanggal sa lata. At syempre guys, dahil first time ko lang makakatikim ng ganito, nakuyurus ako kung ano yung amoy niya. Nag-iwan nga rin pala ako dito ng 4 piraso. Hindi ko iluluto lahat kasi ako lang naman yung kakain. Syempre guys, nilabas ko na rin yun ng sticky namin. Pero nadikit pa rin niya kapag itlog. Dahil curious nga pala ako sa lasa niya, tumikim na ako ng kapiraso. At guys, promise hindi ko nagustuhan yung lasa niya kasi ang alat. Dahil sobrang lakas nga pala ng apoy, umuusok na yung kawali. Flex ko nga rin pala yung mantika namin, 130 pero isang litro na. Isa-isa ko na nga rin pala niluto yung mga spam. Grabe guys, sobrang bango habang niluluto. Kaya alam ko na kung bakit ang mahal nito. At ayan guys, sunog na nga pala kaya luto na to. At dahil sobrang mamantika nga pala nito, nilagay ko na sa tissue. Kasi naisipan ko bibigyan ko sila Kuya Dux. Marte yung sa pagkain lalo na't mamantika. Dahil wala nga pala kami tinapay dito na lang sa Sky Flakes. Parehas naman silang pinapalaman kaya okay lang yun. Kaya guys, pupunta na ako kala Kuya Dux para malaman ang honest review nila. Kuya Dux, pikit ka. Hawakan mo to. Tapos kain ka. Kainin mo yan. Honest review. Lasang gourmet na medyo maalat na... Maalat? Masarap o hindi? Hindi. Tikman mo to. Ano yan? Hawakan mo. Parang naligaw sa asin ha. Baka naligaw mo na asin. Ano? Okay, tikman mo. Honey's review ha. Ano? Umubo, ibig sabihin masarap. Honey's dapat ha, honey. Ano yun na? Kailang subo ka na? Ano yung lasa? Ano? Ano yung lasa? By the way, honey's ba yan? Nasaan ka Skyflex? Skyflex? Pagat nga ako. Walang yung alat eh. Ito, tikman mo sa akin. Kasi walang ano yung walang alat. Yung tikman mo, tikman mo, tikman mo, tikman mo. Hmm. Ang nga, walang lasa. Pintusan niya yan. Walang lasa ah. Walang lasa. Ito wala. Guys, walang lasa. Magkaiba ng lasa yun. Pero okay na rin, pwede nang iulam.